Yo, what's up mga ERP, mga idol at mga kabasketball natin dyan. Welcome ulit sa ERP Sports TV. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please do like and subscribe sa channel ko, mga ERP. Shoutout muna tayo sa mga loadin natin dyan. Kina Guadalison, Casey Ripik, at saka si Jan Opa. Thank you mga ERP. TNT Katropa versus Meralco Bolts Game 4. 2-1 ang standing sa best of 5 series ng dalawang koponang ito at pabor sa TNT Katropa. Kung mananalo ang TNT Katropa ngayong araw ay sila na ang makakaharap ng Barangay Ginebra sa Pba Governors Cup Finals. Pag-usapan muna natin ang nangyari sa Game 3 ng dalawang koponan na ito. Isang close game nga ang natunghayan natin sa dalawang koponang ito sa Game 3. Sa import ng TNT naman na si KJ McDaniels ay parang minala sa first half dahil naman sa sunod-sunod na 8 mintis na tira niya. Pero bumawi naman ito sa second half at nagtapos ng 18 points, 14 rebounds at 2 blocks. Kasama na ron yung outbalance shot niya nung ma-rebound niya ang mintis ni Jason Castro sa huling minuto ng laro. At natulungan niya ang TNT Katropa na makuha ang 2-1 advance kontra Meralco Bolts. Sa kabilang import naman na si Durham ay may chance sanang may panalo ang laro o matabla. Ngunit nadepensahan siya at naghanap siya ng kakampi. Aksidente naman nakita niya si Cliff Hodges na nakatayo sa gilid kaya pinasa niya ito. Sa kasamaang parang ay nasa bench si Cliff Hodges ng time na iyon. At naging turnover ang naging kahinat na noon. Sa mga statement naman ni Alex Durham at ni Coach Norman Black ay positive naman sila na makakabawi sila sa Game 4. Ito yung mga statement nila. Ang final score nga ng laro ng ito ay 101-97. Yung mga puntos ng mga player ay ito. Sa nanalong TNT Katropa with 101 final score ay pinangunahan ni Rosario sa kanyang 25 points, tapos McDaniels 18, Castro with 17, Pogoy with 15, Parks with 12, Reyes with 9, tapos si De Leon with 5. Yung iba ay walang puntos. Sa Meralco naman na 97 ay pinangunahan ng kanilang import na si Durham with big points 32, tapos dinagdagan pa ni Newsome with 20, Amer with 19, Quinto with 8, Pinto with 5, Karam with 4, tapos Almazan rin with 4, Hodge with 3. At isa sa mga kinailangan nila sa opensa na si Maliksi with 2 points only. Ang magiging katanungan ngayon is kung makakabawi ba ang Meralco Bolts sa Game 4 at mag-force ng do or die game sa Game 5 para sa seryeng ito? O mananalo ba ang TNT Katropa at makakaharap nila ang Barangay Ginebra sa Pba Governors Cup Finals? Yan ang ating aalamin mamayang 6:30 PM sa Inares, Antipolo.